Siguro nga lahat ng may buhay magkakaugnay. Kasi kahit magkakaiba tayo ng papel na ginagampanan, iisang mundo pa rin ang ating ginagalawan. Kaya dapat, huwag tayong magsayang ng oportunidad. Hindi lang sa pagtulong, kundi pati na rin sa pagtanggap ng tulong ng iba. Sinasabi ni tatay na BT corn gawa ng biotechnology. Kaya pala matatag sa peste yung mga mais niya at mas marami siyang naaani. Pero may kinalaman din siya sa iba pang pagkain tulad ng tinapay na kinakain ko kada umaga. Kung dati, kemikal lang hinahalong pampaalsa, ngayon, enzymes na galing sa mga microorganisms ang inilalagay. Sa Yakult, na paboritong inumin ng mga bata dito sa amin. Tulad ng sabi sa TV, may buhay na bakterya doon, yung Lactobacillus cirrhata strain. Maganda sa tiyan ng tao. Biotechnology rin pala yun. Bukod sa pagkain, may kinalaman din pala yun sa paglalaba ko kada linggo. Yung ginagamit kong detergent na dati gawa rin sa kemikal na nakakasama sa kapiligiran, ginawa na rin mas ligtas ng biotech. Enzymes na rin kasing ginagamit sa paggawa, imbis na kemikal. At pati rin pala sa gamot. Maring kumuha ng sangkap mula sa mga genetically modified na patatas, kamatis at iba pa. Pati rin pala sa bakuna. Minsan hindi natin napapansin ang importansya ng mga bagay sa buhay natin. Tulad ng bioteknolohiya na bahagi pala ng pang-araw-araw nating buhay. Mula sa simpleng bagay na makikita natin sa bahay, hanggang sa mga bagay na tulad nito. Sayang ang pagkakataon. Kung napabakunaan ko lang sana ang anak kong si Buboy. Nagkamali man ako sa pagbaliwala ng biotech noon. Ngayon, ito naman nagsisilbi kong bagong inspirasyon. Kasama si tatay.